nga guys, magluluto tayo ngayon ng tinatawag namin na tipe sa Kapampangan. Ginisa lang naman to, sasahugan natin ng hipon. Hatiin natin kasi yung isa ay pangsigang. Ayan. Tayong panggisa. Ayan guys. Hello everyone, your mama MCV here again. And it's Friday, kumpleto ang family, walang trabaho dito sa Middle East. Ayan, naisipan ko lang magluto ng gulay. Gulay is life syempre. Kasi pag ordinary days, ay mabilisan na lang ang pagluluto. Yung mga madaling lutuin lang ang aking niluluto. So for today, magluluto akong napakasarap na gulay. At nakakita ako sa market ng fresh na sitaw. At matagal-tagal na rin kaming hindi nakatikim ng sitaw. Madalang lang kasi makahanap ng sitaw dito sa lugar namin. So ayan, isi-share ko lang naman sa inyo yung aking favorite na niluluto sa Pilipinas na sitaw. Ayan. Tsaka iba to guys, kasi itong sitaw na lulutuin ko ay may pang-asim or may sampalok. So, let's get started! Ayan, sana magustuhan nyo! Tuloy na tayo sa pagluluto kasi na-prepare ko naman na yung aking mga ingredients. Kailangan natin ng mantika dahil mainit na ang apoy. Ayan. So, una muna syempre ang bawang. Ayan. And then, the sibuyas. So, pwede na natin ilagay ang kamatis. Kalahati lang kasi magsisigang pa ako. Medyo malalaki ang hiwa ng kamatis, guys. Dagdagan natin ng konti para masarap. Kasi mas masarap maraming kamatis. Mas masarap maraming kamatis.
So ayan, pwede na natin ilagay ang hipon. Siyempre masarap pag maraming hipon. Tuin lang natin. Asin, of course. Tapos hituin natin ang hipon. Then, pwede na natin ilagay ang sitaw. Yan. Medyo marami-rami itong sitaw na to. Kasi, mahilig magpapak ng gulay itong mga kasama ko, guys. So, ito yung pinagpakuluan ng hipon. Ulo ng hipon. Yan yung pinagpakuluan ko ng ulo ng hipon. There you go. Konting halo-halo lang. Pagluto na guys yung ating sitaw, pwede na natin ilagay yung pang-asim niya. Ayan. Tikman natin. Ang sarap na. Konting pang pasarap dyan. Halo natin. Luto na ang ating sitaw. Pwede na natin. Ito yung sinasabi ko sa inyong sampalok. Ayan. Ito po yung sampalok juice. Yung dried sampalok. Ayan. Konting kulo lang yan, then ready na tayong kumain. So ayan, ganyan lang kadali ang aking ginisang sitaw Pinoy na Pinoy. Ayan. Thank you guys for watching and don't forget to subscribe to my channel, Your Mama M's TV, here again. God bless everyone and happy eating! Bye and see you on my next one.